Isinagawa din sa Kidapawan City ang operational dry run at inspection ng Department of Foreign Affairs Consular Office. Nagbabalik si Army Mangko para sa detalye. Matagumpay na isinagawa ang operational dry run and inspection para sa pagiging handang magbigay ng serbisyo ng Department of Foreign Affairs o DFA Consular Office. Magkatuwang na isinagawa ng team mula sa National Economic Development Authority o NEDA, DFA at ng City Government ng Kidapawan ng isang operational dry run at inspection upang malaman ang mga kakulangan at mapunan agad ang mga ito sa pagbubukas ng pasilidad ngayong third quarter ng taong kasalukuyan. Ang gusali ng DFA Consular Office ay pinatayo ng City Government katuwang ang tanggapan ni Cotabato 2nd District Representative Rudy Kawagdan para bigyan ng serbisyo ang mga kababayang overseas Filipino workers at mga individual mula sa lungsod at iba pang munisipyo na nais makakuha ng passport. Ganun din ang mga mamamayan mula sa kalapit na mga probinsya. Bago pa man ang naturang gawain ay na-install sa loob ng 25 million DFA Consular Building na matatagpuan sa dulong bahagi ng Alem Street sa May City Overland Terminal ang mga kagamitan para sa operasyon nito. Kinabibilangan ito ng Information and Communication Technology o ICT equipment gaya ng laptops, desktop computers, camera, keyboard, fingerprint scanners, document scanners, signature pads, closed circuit, television camera o CCTV at iba pang kagamitan na nagmula sa DFA Home Office at ibiniyahe patungo sa lungsod. Inilagay naman ang mga ito sa mga passport processing counters ng DFA Consular Office Cotabato, Kidapawan. Kasabay din ito ang pagsusuri sa internet connectivity at speed assessment patungo sa connection ng DFA Office at the Consular Affairs Portal ang nasabing pasilidad. Mula dito sa North Cotabato, ako si Army Mangko para sa Agila, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat.